Okay, very blessed morning. Okay, mag-aalas 11 na po ng umaga. Turn to me sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 6. 2 Thessalonians chapter 5 verse 6. For God did not appoint us to wrath. I love that. But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Ang ganda yan, maliwanag ha. Who died for us, so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Thank you, Jesus. O ito yung bilin sa atin. Therefore, encourage one another and build each other up as you are already doing. Ang Panginoong Jesus ang magpapala sa kanyang mga banal na salita. Okay. So, maliwanag po sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 5, okay, versikulo 6 na, For God did not appoint us to wrath. In Tagalog, hindi na po tayo dadanas ng puot ng Diyos. May puot pala ang Diyos. Abay, opo, ang tawag po sa puot ng Diyos ay the Great Tribulation. Ibubuhos na po ng Diyos ang puot niya sa buong mundo during this time. Kaya huwag niyo pong pangarapin na makita ninyo ang Great Tribulation. Matinding kapighatian na hindi na mauulit pa kahit kailan. At hindi pa nangyayari sa panahon natin ngayon. Maliwanag po rito, as born again believers, we will not suffer wrath because He did not appoint us to wrath. Tatagalogin ko pa po ba yan? Okay, sige po. Hindi po tayo dadanas ng puot ng Diyos bilang mga Kristiyano. Why? Dahil hindi na po tayo paparanasin ng Panginoon na maranasan yon dahil ililigtas po niya tayo doon sa puot na yaon. Unang-una, naligtas na po tayo sa puot na yon nung naligtas po tayo nang manampalataya tayo kay Jesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin sapagkat tayo po ay mga anak na ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ang kanyang apple of the eye. Very important po tayo sa kanya at hindi niya tayo papayagang makaranas ng puot na yaan. Amen. So ilagay po niyo sa isipan niyo, sa puso ninyo na bilang mga mananampalataya, I'm talking to true believers here, yung mga naglagak kay Jesu Cristo ng buong pananampalataya. Pero yung ibang tututol dito sa message na pananampalataya lang ay sapat na, yung iba tututol doon, aba, baka hindi mananampalataya yaan. Bakit mo tututulan ang isang napakaklarong turo ng Biblia? Di po ba? Ayan, tingnan nyo. O, anong mangyayari ngayon? Hindi tayo dadanas ng wrath, but we will obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Lahat through Jesus Christ eh. Without Jesus Christ, kung hindi tayo nanampalataya kay Jesu Cristo, walang kaligtasan. Ang kaligtasan ay si Jesu Cristo. Niligtas niya tayo, pinagpala niya tayo, at dadagitin niya tayo. Makakasama niya tayo sapagkat gusto niya tayo makapiling forever and ever. May forever ba? Yes. Kay Jesus, may forever. Totoo po yan. Okay. So that, ito pa maganda, tingnan natin to. So that whether we are awake or asleep, ito po yung sinasabi sa rapture, kung aabutan ka ng rapture na namatay ka, o aabutan ka ng rapture na ikaw ay buhay pa. Maski yung mga namatay na mga kamag-anak natin, na mga mananampalataya, mabubuhay at mabubuhay pong lahat yan. So I'm very excited for my mom and dad, and for my other relatives na naglagak din ng tiwala sa Panginoong Jesus, because mayroon po tayong great reunion na tinatawag doon. Patay ka man, kaya buhay kang datnan. Ng rapture, importante, babaguhin ang iyong katawan at bibigyan ka ng glorified body. Ang glorified body po ay less than a second, pwede kang pumunta sa iba't ibang parte ng mundo. Pun ay mundo tuloy, ng galaxy, kahit saan. Pwede kang pumunta sa langit, less than a second. Kling! Tingnan nyo, in a twinkling of an eye, yan po. Mararanasan natin yung twinkling of an eye sa rapture. At kapag ka, pinalitan na po itong bago nating pag binigyan na po tayo ng bago natin body, I mean, yung glorified body, makakaparoot para rito tayo ng napaka-easy sa iba't ibang bahagi ng space. Napakalawak po. Makikita po natin yan. Kala mo sa movies lang, well, totoo po yan bilang mga Kristiyano. Maranasan natin yan. Okay. Meron naman pong bilin sa atin. Kaya yung mga nagsasabi, uy, nananakot kayo. Sabi, rapture na. Uy, nananakot kayo. Puro ganyan ang mga vlog mo. Puro... Okay, may sasabihin po ako sa inyo. Pakinggan niyo po itong bilin sa atin ni Pablo. Therefore, encourage one another and build each other up. Alam niyo ba yung build each other up? Magpalakasan kayo ng loob, ika.
encourage mo sila, magpalakasan kayo ng loob. Kasi pag na, kapag ka nakarinig ka ng mga, di ba, dumarating yung point na ganado kang mag-preach, tapos may magsasabi, uy, pagkakakwartahan ba yan? Puro ganyan lang, puro katang isip lang naman yan. Kahit pa paano naapektuhan ka, di ba? Parang nayayamot ka, nabubwisit ka. Pero alam mo, sabi ng Biblia, magpalakasan kayo. Magpalakasan kayo ng loob. Build each other up as, oh, maganda naman, as you are already doing. Tulad ng ginagawa na ninyo. Ibig sabihin ko, ano yung ginagawa natin ngayon na nangangaral tayo, start a YouTube channel. Kayo pong mga gustong mag-start ang YouTube channel, hindi para sa profit, hindi para sa benefit na pwede makuha sa YouTube, na pwede pagkakitaan o mag-monetize, hindi po doon, kundi para, for the sake of malapit na nga po ang rapture, maraming makarinig ng dakilang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ang kanyang biyaya lamang, sukdo ng biyaya lamang, ang tanging makapagliligtas sa mga tao. Yun po ang dapat po. So, ibahin na natin ang isip natin. For the sake of Jesus and the gospel alone. Yun po ang importante. Sapagkat marami po talagang minsan mga Kristiyano, iba pong Kristiyano dyan, na may marang pinagkakaabala na kung ano, samantalang pinilinan tayo ng Biblia, mag-encourage po tayo one another, magpalakasan tayo ng loob. Amen? Kaya patuloy at patuloy. Maski sabihin, uy, nananakot ka. O sabihin na, uy, puro ganyan ang vlog mo. Itutuloy ko to. May bilin si Pablo. Bakit hindi tutuloy? Ba't ako makikinig sa kanila? Sa Bible lang ako. Amen. O, yan ang sabi ni Pablo. Hindi na tayo dadanas ng pot ng Diyos. Therefore, doon pa lang ang laking relief na yun. Ne? Samantalang yung mga unbelievers, hayaan mo silang magpasasa ngayon. Kasi sa totoo lang po, no, ang dami ko na po mga pinupuntahan din ng mga unbelievers, continuously asking them to join a Bible study and all that. You know what? They always have a big excuse. Every time you arrive there, sometimes they will hide from us. Not only sometimes, but most of the time, I mean. Sinasadya, di ba? Because they don't want to hear anything about God or anything about Jesus or anything about the Bible. Because their hearts are hardened and their minds are focused on this world only. Material things. Hindi po ganun. I mean, yeah. Minsan nakakapuno. Pero, yeah, we really need to encourage each other. Tayo mga mananampalataya, magpalakasan tayo. So ito po, bilin po ito. Ito, 2 Thessalonians chapter 5 verse 6. Ito po ay bilin sa mga believers. Hindi po ito bilin sa mga unbelievers. Magpalakasan tayo ng loob. Sapagkat minsan, makaka-encounter ka ng mga unbeliever na tinutuyan tayo, pinagtatamaan tayo. Bakit paano naman? Tao lang tayo, madadown tayo. Hindi ba? That's it. That's life. Oh. Dahil yung mga taong yan, babad sa sanlibutan ito. Sabi ng mundo, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lumpang ito ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula, hindi mawawala. O, inaayawan mo yung hindi mawawala para lang sa mga bagay na nawawala at lumilipas. Mas ginugusto mo yung mga bagay na naiyanig kaysa dun sa mga bagay na matibay at hindi naiyanig at matitibingan talaga sapagkat si Kristo ang pundasyon. Ano bang gusto nyo? O yan. Kaya kung ikaw hindi pa man nanampalatay ng Panginoong Jesus, consider this video as a concern video. Not just a video na i-click mo lang. No. Click this, consider this, take this to heart. Consider it. Ano bang sinasabi? Laman ito, to receive Jesus, believe in Jesus while there is yet time. Oh, pag tumating na po yung rapture, sinasabi ko po sa inyo, no? Hindi niyo magugustuhan yung mangyayari sa tribulation. Hindi niyo magugustuhan yan. Kaya mga nagsasabi nun sa akin na, uy, nagpabakuna ka. Hala ka, may tatakanan ng Antikristo. Ah, hindi pa po yun. Hindi po yun. Saan nagsabi sa iyo? Eh kung 2020, may halimaw na pala. Hatatak ng halimaw yung 666. Eh, sino yung halimaw? Eh, ibigin yung pangalan niya sa akin. Sino yung halimaw doon? Wala.
Dahil wala. Dahil hindi yun ang totoo. Ang totoo, mangyayari palang futuristic ang mga to. Sa future pa lang. While there is yet time, decide for Jesus now. Walang ibang time to accept Him than now. Ito ah, pag natunugan ninyong nawala na yung mga Kristiyano dito, ibig sabihin po na iwan na kayo. Left behind na kayo. Yan, ang daming pelikula left behind. Pero ako hindi ko pinapanood din mga yan kasi minsan Hollywood na lang po may gawa niyan. Doon ako yung nasa Bible lang. Ayan, sabihin ko sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nandun po sa Revelation, ako'y tumutok-tok, Revelation 3:20 yata yun, no? Ako'y kumakatok sa mga puso ninyo. Ayan, sabi niya. Kung sino magbubukas sa akin, papasok ako. At sabi kaming kakain. Diba? O ngayon, paano yung kabaligtaran naman nun? Kumakatok ako. Kung sino yung maglalak sa akin, ilalak din ang salvation. Ibig sabihin, wala nang pag-salvation, maiiwan dito sa tribulation. Ah, may salvation pa rin pala siya. Pwede pa siya mag-decide dito. Papugot nga lang siya. Hindi na yun yung from the blood, right? O yan, so isa pong relief naman itong mensaheng ito dahil hindi na po tayo dadanas ng wrath. I'm so lonely for those people na pinupuntahan namin na pinagtataguan kami. Kaya minsan itong mood ko na parang binabaliwala ang ebanghelyo. Eh, napipiece off ako sa ganyan. Talagang may mga ganyan tao. Ang daming dahilan. O, itong sasabihin ko sa inyo, pag napunta na sila ng impyerno, ha? Anong dadahilan nila? Wala. Wala na silang madadahilan. Oo. Yun po na ano ko. This is not condemning them. This is love. Telling the truth. Na kung ito'y napabayaan nila, impyerno sila forever and ever. Pero kung magpapapugot sila, naabuti sila ng tribulation, great tribulation, well, thank you pa rin, di ba? Grace pa rin yun. Sabi ko nga po sa inyo. O yun lang po ngayon. Kakain na po. Tanghalian. Bye-bye.